Yun, oh, magandang gabi na mga sir, no? So ngayon kahit po gabi, magpapasikat pa rin po tayo ng ating produkto sapagkat tayo deny po tayo ni sir. Sir, ano pangalan mo sir? Mamaya ko papakita sir. Ano pangalan mo sir? Joey Bilen. Si sir Joey Bilen from Ubando, Bulacan. Doon ba yung sir yung ano yung nagbubusa ng tubig? Yung kasi Uban. Ah, yung doon sa may simbahan po daw nung humihiling ng mga anak doon sa Ubando, Bulacan. O, shoutout po sa mga gustong magkaanak. Punta po kayo doon sa kanilang lugar, no? Oo, at ay para magkaroon po kayo ng mga baby, no? So ngayon, sa gabi po na to, magpapasikat po tayo kahit gabi na. Kasi ay humiling si sir ng maglagay tayo ng ating produkto dito sa kanyang makina. Sa pagkatitid niya po yung anak niya rito, medyo malapit. Kaya tinawagan niyo po ako, kaya magpapasikat po tayo ngayon. So maglalagay po tayo ng Aero Metal Guard AMG. So ito, wala po itong laman, naubusan tayo ng Magic Guard. So Aero Metal Guard po yung ating lalagay dito sa kanyang sakyan na Nissan Urban. Itong Nissan Urban po, hindi po siya ganun po siya kausok. Kaya kung bakit tayo, hindi tayo magpapakita ng masyadong mausok, mga ganun. Meron may mausok naman din pong ganito, pero nakita ko po kanina, hindi po siya ganun kausok. Kaya ang mangyayari po sa sakyan ni sir is gaganda po yung hatak, yung performance po ng makina ngayon pa lang. Pag uwi ni sir, I'm sure, kasabihin ni sir na, wow, lupit! Yun po ang sure bull. Pag hindi nasabi ni sir yan, ibabalik ko ng doble yung babayad ni sir sa akin dito sa ating produkto. So yun po ang ating deal. So narinig nyo po sir, kaya sa lahat po dalawang isip pa dyan, manibak tayo, pakita nyo sa akin yung sasakyan na walang pagbabago, edi ipak nyo sa akin, ibalik ko yung bayad nyo sir, walang pagbabago. Basta bawal po siyang ilagay sa mga blow-by po ang makina, ha? At kasi pag nilagay nyo po sa blow-by na makina, eh, baka lalong masira po yan kasi lalakas po yung ating makina. Kasi kung ba't lumalakas ang makina mga sir, syempre yung lahat ng parts ng makina is napakadulas. Yung piston niyan doon lang sa may harapan niyang combustion. Oo, alam po ng mga engineer yan mga sir, kaya kung bakit ay ganito tayo mag-video. Yung ating video po ay ganito, kaya kung bakit ay sobrang dami ating followers sa ating YouTube channel. Marami na. Mas lalo po sa ating page dahil ay naunawaan po nila kung gano'n po kalupit yung ating produkto dahil marami pa hanggang doon sa may Italy. Nako, shoutout po kay Sir JR Magpantay, yung taga London po. Wala na po kayong naibigay sa kanya. Yan po, Sir taga London po, dyan sa US dyan. Susunod po siguro ng mga panahon na mag-okay po itong ating basa sa Pilipinas ay darating po yung maraming stock dyan kay Sir JR Magpantay. Kaya hindi po siya gumawa ng page dahil wala po siyang stock. Ubus na po yung kanyang stock. Yun ang totoong buhay na nangyari sa atin. So yun, sir, pakilagay mo na po ito. Yun, ako na mag-video. Sir, no? Maraming salamat sa iyong pagka-video. Sir, ikaw na mga mag-video, then ipapakita ko naman si sir. Anong pala pangalan mo ulit, sir? Joey. Joey? Si Sir Joey po. Oh. Ito pong kanyang Nissan Urban is 2000 model, sir? 2001 model kasi edad po ng aking sakyan. Pero kalupit, oh, ang ganda pa rin po kung itong kanyang van. Siyempre, depende po rin po sa pag-aalaga ng ating makina, ng ating sakyan. At kung maalaga ka sa iyong sakyan, abay, mas alagaan mo ang iyong makina kasi mas mahirap po at mas magastos po pag ikaw ay nagpa-overhaul. Sa kapag nagpa-overhaul ka na, ay siyempre, malalaman mo na nababa na ang iyong makina ay medyo hindi ka nakampante. Tama sir, no? Tama. Yun. Sir, patingin nga muna ng iyong makinahan. Yun. Tinan nyo sir, ang kanyang makina. Yun, ang kanyang makina sa dala po ng tandaan is marami na pong nakadikit din na carbon. Yun ang ano. O yan, kita nyo sir. Yung makarbon po na yan. Medyo may nakadikit na po talaga sa kanyang mga parts ng makina. So ang Aero Metal Guard or yung Magic Guard ay galit na galit sa mga carbon na yan. Yan po yung babakbak niya. Hindi naman po ito ay para sa mga mausok na mga sakyan. Kung sasakyan mo is brand new, eh talagang meron to ay mga brand new pinaglalagyan. Siyempre ayaw nilang aabot na ng ganito mangyayari sa loob ng kanilang makina. Yan sir. Tapos makikita nyo yan. Napaka-init. Itong yung pagka mapapansin niyo po itong ating makina pagka naka Aero Metal Guard or yung Magic Guard ay talagang ang bilis pong lumamig kasi pinapalamig niya po talaga yung ating makina. Yun. Ilang buwan pa lang kayo nakapag-gensure, sir?
apat siguro. O yun, maganda pa itong langis niya. Ano pa yung gamit nyo, sir? Medyo matamamahalin, no? 380 synthetic. Yun, talaga pong synthetic. Talagang maganda po itong langis niya, sir, no? So ito pong langis niya, sir. Ito na, ginaganyan ko po, ay mahirap po din, ano yun, may mga carbon po siya. O, yan po yung ating synthetic. Sabi na, sir, synthetic, no? Sir, pwede nga konti. Ipapakita ko lang po sa inyo. Lalagyan ko ng konti itong langis ni sir. Oh, kahit gabi, magpapasikat tayo. Pansinin nyo po, mas kikintab po yung langis ni sir kahit synthetic pa. Sir, o, yan, o. Wow! Silky smooth, sabi nga nung Amerikano. Sir Steve na naglagay tayo ng sa kanyang ATV saka yung kanyang multicab. Oh, ayan sir oh. Oh. Kita niyo sir? Tapos tinan niyo sir, ipupunas ko 'yan. Wala na. Sir, nakita mo ngayon. Ikaw nakakita, ano? Kanina sinihimas ko yung iyong langis, ayaw niyang matanggal dun sa aking balat. Nung nilagyan ko po ng ating produkto, nakita niyo sir oh, kuminta bo. Na nawala na po siya. Hinimas ko lang siya ulit ng aking mismong sarili kong daliri para matanggal. Ayan o, kita natin po sir o. Di ba kanina hinihimas ko? Naka-video po tayo. So ngayon, hinimas ko po siya nung meron na po siyang aerometal guard, AMG. Ayan, nawala po yung carbon mga sir o. Ito po yung hindi po yung mahirap po siyang paniwalaan. Pero maniwala ka kasi nasa video po tayo na wala pong cut ng ating video. Yan po ang ginagawa po ng ating produkto. Sorry po, talagang ganito po pagka tayo nagbi-video, kahit nauubo tayo, hindi po tayo nagkakatama, sir, no? Medyo sobrang init po kasi tapos na ano ko nang lamig sa sasakyan kanina. So 'yon, nakita niyo po ito. Talaga naman, kitang-kita niyo, sir. Kayo po napapanood niyo po ito sa aking video ngayon po. Kayo ay nakakita ng totoo. Totoo pala sir, no? Hindi. So, ito sir, nakita niyo po, talagang napakalinis po. Hindi ano, nakakaintindi din ako sa nagbababa ko mga kainin. Ah, mekaniko ko pala sir. Nakakaintindi din nagbababa. O yun, ako po ay mekaniko po ng Nissan Royce Company po dyan sa Isuzu, sa Nissan Royce Company dyan sa Nueva Ecija. Kay Sir Chua, yan po yung aking boss dyan. So matagal din po ako naging mekaniko. Ito po, ginagawa namin itong makina na to. Shout po sa aking mga kaibigan dyan, sa mga kasama ko po dyan sa Nissan Royce dyan sa Nueva Ecija. Mekanik po ako dyan. So dito po ako napunta sa pagiging vlogger at pagiging inventor po ng napakalupit na langis. So maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin. So marami na po nagpapatunay kung bakit ay napakalupit ng ating produkto. Ito ay binigay po sa akin ng Diyos. Oh, napakaraming salamat po unang-una sa Diyos at maraming salamat po pangalawa sa maniniwala po sa aking produkto, no? So yun, nakita mo sir, no? So nakita mo sir, 'di ba ang paghuhugas mo rito, magpunas ka ng kamay. Magugas ka ng diesel, magugas ka ng gasolina. Pero ito po, pinunasan ko lang po ng aking mismong sarili kong balat. Oh, ayan oh. Oh, nakita niyo sir, no? So ito sir, kayo po ay totoong mekaniko, nagbababa po kayo ng makina. Pwede po bang mag-comment po kayo pag pinost ko po itong aking video? Yung totoo lang po, wag po kayo sinungaling. Kung ano pong mararamdaman nyo po sa ating demo, sa ating paglagay po ng ating produkto, kung anong naramdaman nyo kasi kayo po nakagamit ng ating makina. Mekaniko po tayong dalawa. Alam po natin kung anong nangyayari, anong nadagdag, anong ginawa mo, bakit yan lang nilagay mo, bakit anong nangyari. Kasi ang diesel po na maganda sa ating pagpapakarga ng diesel, merong high octane, maganda, mas mahal. Sa makina sir, alam natin ang mas magandang langis, yung mga synthetic, mga ganun. Pero mas papagandahin po natin yung ating langis, kaya kung bakit mas gaganda ang combustion, naniniwala ka ba dun sir? Naniniwala. Yun. Kasi mas maraming parts sa ilalim kaysa sa combustion, tama. Pagka ang ilalim ng iyong makina, hindi mo pinaganda ang lubrication niyan, ang combustion hirap. Hihina siya, maganit, uusok. Ito po ay hindi po chochope, taratatak, gumaganon. Ito po, yung mga iba po kasi may mga basher na hindi naman po alam yung nangyayari sa makina. Yung iba, alam nila na ganun na nangyayari, pero binabas tayo. Pero ngayon, sa dami ng ating mga video na
na ipagkatanggol na po ako ng mga iba, engineer, piloto, tulad nyo po, na napakagaling yung mekaniko, ay yan po talaga nangyayari sa loob ng makina. Di ba, sir, no? Yun, sinusulit ko na po itong ating vlog dito sapagkat si sir ay galing pa ng napakalayang lugar. Kaya kung bakit ay nagpapaliwanag tayo ng mapakalupit. Di ba, mga sir, no? Yan, kaya kung bakit nag-overhaul kami ng mga mekaniko dahil dumadami na po ang mga karbon. Pag ang karbon na yan, namakat na at tumigas na, babara na po yan kung dumadaloy po yung ating langis. Tama, sir? Kaya kung bakit ay tumotopi ka na or nag-overhaul ka, barado na ang mga ilang parts ng dinadaluyan ng langis. Malagkit. Tama, sir? Yun! Yun, ang dama. Minsan, bearing. Yung mga bearing mo, dinadaluyan ng langis. Pero kung meron po tayong ating aero magic guard, yung ating aero metal guard or yung magic guard, siya po yung nagpapadulas para hindi po na kumapit yung carbon sa loob ng ating makina. Kaya kung bakit hindi tayo dapat mag-overhaul. At ang dapat po, nakakapit po dyan yung ating produkto, hindi yung mga busit na mga carbon na yan. Tama! Kaya hindi lang ito para sa mga bagong sasakyan, hindi lang ito sa bago, hindi lang ito sa mga luma. Dapat ito ay yung sasakyan mo, wala pang mga carbon na tulad ng ganito, ilagyan mo na. Kaya nga sabi nga ng iba, bakit puro brand new? Kasi lahat po ng mga sasakyan na may mga may-ari ay nakakaunawa po sila. Kaya kung bakit ay kahit mga bago pa lang yung sasakyan nila, nalagyan nila. Dahil naunawaan po nila yung ating mga paliwanag. Tama, sir, no? Tama. Hindi mo na po siya kailangan pangahintay na maging ganito. So ito pa lang ay maging okay na po siya. Ayan, ay kayang bakbakin na yan sa loob ng mga 1 to 4 change oil, pero dapat dire-diretsuin mo na, magawin mo na siyang vitamins para kung gusto mo mag-drive ng hindi pa nababa na makina. Ay siyempre, pagka tayo po ay nababa ng makina, parang gusto mo nang ibenta. Tama, sir? Yun, maraming po salamat. No? So ngayon, maglalagay na tayo nating AMG. Sige, sir. Lagay mo na yung ating AMG. Naku, nawala yung ating... Ayun, diretso. Sir. Ayun, lagay na po itong AMG. Pag-uwi ko, smooth na. Ayun, sinabi ko kasi sir, sir, lagay na natin yung ating produkto kasi malayo pala yung uwiin mo para at least ay, yan po yung ating goal na gusto ko ay matesting agad nila kasi walang din po naman tayo ng pahiya. Talagang, meron pa akong video rito na nakapasok po tayo sa loob ng kampo ng mga sundalo. Nandito po yung aking video na on the spot po, tinest drive po nila. Nako ay napakasarap sa pakiramdam dahil tinest drive ay napakalupit daw. Minagic daw yung kanyang makina. Kaya ay ginaganahan po akong mag-video tulad ng ito kahit ay pagod na ako, kahit gabi na. Dahil meron po nagsasubscribe sa akin YouTube channel. No? Sa lahat po ng gusto magsubscribe sa akin YouTube channel, andun po lahat yung aking mga video. Subscribe po kayo sa akin at lahat ng kikitain ko naman yan, ibibigay ko naman po sa ating mga kababayan naman nangangailangan. Yun naman po yung kita na yun ay para naman po doon sa mga nangangailangan natin mga kababayan. Diba sir, no? Kailangan ay share the blessings, no? Kahit naman po kumikita doon sa aking YouTube, nagbibigay naman ako. Out of video na lang, hindi ko na binibidyo lahat. So yun sir, na-under na po yung makina. Nakita mo sir, diba medyo may usok pa siyang konti. So magre-rev lang tayo, then pakinggan mo yung makina mo ngayon pagka-start ko ng mga ilang minuto lang. Alam niyo naman po si sir is highanig po yan. Alam niyo po kami ng mga mekaniko nagkakaintindihan, basta alam namin kung ano ang dapat ilagay sa makina, susuportahan po namin yan, lalo ikaganda po ng ating makina. So ganito lang po yan, para maghalo yung ating AMG sa ating makina. I-rev mo lang po siya ng ganito. Mas malakas ang pop nito sir, pag nag-ano siya. I think may usok to kahit paano. Hindi siya makikita. Yun, may usok. Videohan mo nga ano, pre. May usok to. Diretso mo, pre. Yan, ganyan, dyan lang, dyan. Yan. Okay. Okay. Okay.
Okay, okay na yan. Okay na yan. Tapos ito na, nakahalo na po yung ating AMG sa makina. Naramdaman ko na po kung gaano kalupit itong makina, mga sir. Pakinggan nyo. Sir, pakitin na mo po yung inyong makina. Aligar, sir. Pakinggan mo. Ito, sir. Wala tayong RPM. Pakinggan mo yung tunog ng iyong makina. Marinig sa ating video. Ayun sa ganyan. Wala kang maririnig na yung nag-ano siya. Parang tumutope. Pero, siyempre, ang anakakin ito po sa makina, kaya kung bakit po siya hindi siya nahihirapan, mga sir, dahil po ang lubrication, lahat ng mga bearings niya, nalagyan mo ng AMG or yung ating Magic Guard, ganito po maririnig po. Woo! Ayos ba, sir? Okay, one more time. Parang gasolina. Tapos sir, yung tunog ng makina mo ay hindi mo mapaliwanag kung bakit sila lakas. So yun, oh. Yun, sa siyempre po, kaya kung bakit po gaganda yung galit ng makina, yung loob ng makina niya. Sir, ano pre, mapadaan muna. Talagang tuwan-tuwa po talaga at napakadulas. Kaya po yung combustion ay hindi mo lang siya napipigilan. Yun po ang kinaganda po ng ating produkto, mga sir, no? So yun, natapos yung ating vlog, sir. Maraming salamat po sa pagdayo po dito sa ating sa aming lugar dito sa Taguig. At mismong ikaw po nakapagpatunay po nakit nagkakita po tayong dalawa. Maraming pong salamat sa pagtitiwala na kayo po ay mekaniko, sumusuporta po kayo sa Kabaro. Mekaniko rin po tayo, sir, no? So yun, at ayan, sumusuporta po kayo sa akin pong nagawa about sa ating makina. Dahil ngayon, napatunayan nyo na sa sarili nyo. Yun. Ayos, maraming salamat, sir, ha. O, mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. At I'm sure, 101% makikita nyo po talaga ang pagbabago ng takbo ng inyong makina. Pagka hindi nyo po napatunayan yan, hindi kayo, wala kayong naramdaman, mag-resign ako sa trabaho ko. Pwede ba, no? No, sir, one more time. Thank you. God bless every day. Bye-bye.